Hi! Kamusta na po kayong lahat dyan? At nandito na naman po tayo sa Usapang Tito Manny. Ngayon po ang pag-uusapan po natin ay tungkol dito sa interview ni Madam Imelda Romualdez Marcos sa Hawaii noong 1989. May nag-request po kasi sa akin na magbigay naman ako ng reaction dito sa interview ni Madam. So ito po, magbibigay po ako ng sarili kong opinion, sarili kong reaction. Kung meron kayong reaction or comment or opinion, just comment down below. Pero mahaba po yung interview. Sa ngayon, I will just focus doon sa dalawang difficult questions na tinanong ng interviewer kay Madam. So simulan po natin doon sa unang difficult question. Sabi kasi ng interviewer kay Madam na ang prognosis ng mga doctors during that time kay former President Ferdinand Marcos, dahil siya po ay critical na noong mga panahon yon at yung kanyang health ay unstable na at ang recovery daw po ay medyo malabo na. So ang tanong niya, what if the inevitable happens, tulad nga nung kung mag-expire na si former President at payagan sila ng Cory government na bumalik ng Pilipinas at dito ilibing si Apo Lacay, granted na pagkatapos nilang mailibing si Apo Lacay ay babalik ulit sila sa Hawaii, meaning they will again leave the country. So ang usapan, babalik sila, ililibing si Apo Lacay dito at sila ay muling lilisan ng bansa. Yan ay kung pumayag si Cory Aquino na pagbigyan sila. Dahil alam naman po natin, tulad nung sinabi ni Bongbong Marcos sa kanyang previous interview dyan sa Hawaii din, na ilang beses silang nag-request, ilang beses silang nakiusap sa Cory government na pabalikin sila. Dahil unang-una gusto nila dito sila litisin, kung sila man ay may mga kaso, dito sila litisin sa sarili nating bansa. Pero lahat po ng kanilang request at lahat ng kanilang pakiusap ay hindi po pinagbigyan ni Cory. So ang tanong ng interviewer kay Imelda, papayag ba siya sakaling pumayag nga si Cory na ganun ang gawin nila? Ang sagot ni Madam Imelda, she will obey and accept any condition just to give former president his last wish to come home, die and be buried dito sa Pilipinas. Napakasakit, ano po? Papayagan ka na umuwi rito ng Pilipinas para dito mamatay at ilibing si former president. Tapos pagkatapos doon, you have to leave immediately the country. Tandaan po natin na si Ninoy Aquino ay pinayagan ng mga Marcoses pumunta ng US para magpagamot, sumailalim sa operasyon dahil dalawang beses siyang inatake sa puso habang siya ay nasa piitan. Ang pagkakaalam ko pa, si Madam Imelda pa mismo ang nagpunta kay Ninoy at sinabihan siyang gusto mo bang magpagamot sa Amerika? Alam ko may video yan na si Ninoy mismo ang nagsalita. Siya mismo ang nagkwento na pinuntahan siya ni Madam Imelda. Tinanong kung gusto niyang pumunta ng Amerika para magpa-opera. Si Ninoy during that time was convicted kasi he was charged with subversion, illegal possession of firearms, and murder. He was also charged of being a ranking member of the Communist Party, helping finance rebels, and organizing anti-government demonstrations. Si Ninoy Aquino was found guilty of all these charges. Pero nung siya ay inatake sa puso dalawang beses, naawa ang mga Marcoses sa kanya. Pinayagan siyang umalis ng bansa at doon magpa-opera. Convicted si Ninoy Aquino. So ito, nung nabasa ko ito ni-research ko ito. Totoo pala na si Ninoy Aquino ay ranking member ng Communist Party? Sabi nga daw kasi, siya pa ang isa sa mga nagtatag
ng NPA dito sa ating bansa. Pero anong ginawa ng mga Marcoses nung nagkasakit si Ninoy sa Piitan? Pinayagan siyang pumunta ng Amerika para magpagamot. Si Cory Aquino rejected all the request ng mga Marcoses na bumalik ng Pilipinas when they were forced in exile sa Hawaii. Lahat ng kanilang request, lahat ng kanilang pagsusumamo na pabalikin sila ng Pilipinas at dito nila sagutin lahat ng mga kasong inihabla sa kanila, hindi pumayag si Cory Aquino. Ang bilis mo pala nakalimot, Cory Aquino. Nakalimutan mo kagad ang ginawa ng mga Marcoses sa asawa mo, samantalang charged and convicted si Ninoy Aquino for being a member of the Communist Party, charged with subversion, illegal possession of firearms, and murder. So nakakapagtaka, papaano naging bayani si Ninoy Aquino? Well, itong mga ito, kung hindi ka magre-research sa internet, ay hindi malalaman ng mga kabataan ngayon. Yan, istoryang yan, about Ninoy Aquino, ang pilit itinago ng mga dilawan para hindi matuklasan itong mga kabataan ngayon kung ano talaga si Ninoy Aquino. Now, you tell me, bayani nga ba talaga si Ninoy Aquino? Ngayon, si Cory, hindi pinayagan ang request ng mga Marcoses bumalik dito. Anong kinatatakot ni Cory Aquino noon? Para sa akin, during that time, hindi naman sila kailangan dalhin pa sa Hawaii. Kung during that time, sabihin na natin nanalo na sila Cory at yung kanyang mga cohorts para patalsikin ang mga Marcoses sa Malacanang, kailangan ba silang dalhin sa Hawaii? Bakit hindi na lang sila ikinulong dito at dito sila nilitis? Bakit ganun na lang ang takot nila at kailangan personal na mawala dito ang mga Marcoses? So kung talagang i-research mo, magtatanong ka talaga eh. Mag-iisip ka talaga. Hindi po ba pwede naman dito litisin yung mga Marcoses? Hindi sila kailangan dalhin pa sa Hawaii. Dahil kung sinasabi ni Cory at nung kanyang mga cohorts na napakalaki ng kasalanan ng mga Marcoses sa mga Pilipino, hindi po ba dapat dito sila ikinulong? Dito sila hinabla, dito sila nilitis, hindi po sa ibang bansa. Akala ko ba tayo mga Pilipino ay napakalaking bagay sa atin yung salitang utang na loob? Sa tingin ninyo, tumanaw ng utang na loob si Cory Aquino, yung asawa niya, dalawang beses nang inatake sa Piitan, na kahit na convicted, ang pagkakaalam ko pa yata sentenced to die, at pinayagan makaalis ng Pilipinas at magpagamot sa Amerika. Tapos sasabihin ng mga pingklawan, si Ferdinand Marcos ang dahilan o ang pasimuno o ang meakda ng pagkapaslang kay Ninoy Aquino sa tarmac. Napakalaking kalokohan naman yun. Sana hinintay na lang ni Ferdinand Marcos na atakin ulit si Ninoy Aquino sa Piitan at doon mamatay. Bakit kailangan niyang payagan pumunta ng Amerika at magpagamot at magpa-opera para lamang pagbalik papatayin? Asan ba naman ang logic doon? Yung mga bagay na yan, ang pilit itinago ng mga cohorts ni Cory Aquino. Pinagtakpan, hindi isinama sa mga libro, hindi itinuro sa mga estudyante during that time. Para nga naman lumabas na hero si Ninoy Aquino. Pero now with the advent of social media, mag-research kayo, sino ba talaga si Ninoy Aquino? Does he deserve to be a hero? Para sa akin, mas deserving si Marcos maging hero dahil kahit na kinukulit na siya ni General Ver na tirahin na yung mga nagrarally dyan sa EDSA, sabi niya, disperse without shooting. At ang sabi pa ni Apolacay kay Ani Marcos, aalis na lang sila ng Malacanang para mabawasan ang galit ng tao. Isn't that heroism? Tapos isasaksak ninyo sa kaisipan ng mga kabataan na si Ninoy Aquino ay bayani? Do your own research. Find out. At kayo mismo ang magsabi kung talagang bayani ba si Ninoy Aquino.
parehong asawa, si Imelda, si Cory. Mahal nila pareho ang asawa nila. Nagkasakit si Ninoy. Pinuntahan siya ni Imelda. Tinanong kung gusto niyang pumunta ng Amerika at doon magpa-opera. Pinayagan silang umalis. Cory Aquino, kahit na ilang beses nag-request at nakiusap ang pamilyang Marcos na bumalik ng Pilipinas, dito harapin ang kanilang mga kaso at possibly dito mag-spend ng last days at dito mailibing si Ferdinand Marcos. Pumayag ba si Cory Aquino? Hindi po. Now you decide. Ngayon punta po tayo sa pangalawang tanong. Tinanong ng interviewer kay Madam Imelda, do you have political plans? Siguro in the coming years, o siguro kung sila ay makabalik ng Pilipinas, kung meron pa siyang planong pumasok sa politika. Ang sabi lang ni Madam, during that time, ang obsession niya lang ay maibalik ang kanyang pamilya sa Pilipinas. Dito magsama-sama. At kung kailangan nilang magsilbi ulit sa sambayan ng Pilipino, pwede naman daw privately, as private persons, hindi kailangan magkaroon ng posisyon. Unless yan ay ginusto ng taong bayan. Dahil naniniwala siya na everything is a matter of destiny. And during that time, litong-lito na ang isip mo. Sa mga nangyari sa inyo, tapos yung asawa mo ay critical at malapit ng malagutan ng hininga, iisipin mo pa ba ang makabalik sa pwesto? At saka during that time, sinabi ni Madam Imelda na nung nag-declare ng martial law si Ferdinand Marcos, alam niya magkakaroon ng mga taong hindi papayag sa kanyang gustong gawin. Pero ang kanyang dahilan kaya siya nag-declare ng martial law is for the survival of the Philippines. Kasi kung hindi mo nakita na kailangan ng iyong bansa na mag-declare ng martial law, sino ba naman ang presidente ng kahit na anong bansa ang basta na lang magde-declare ng martial law? Again, isa na naman kasi yan sa pinagtakpan ng mga dilawan. Para bang basta ginusto na lang ni Apo Lacay na mag-declare ng martial law? Dahil wala lang, ginusto niya lang. Hindi po ganun kadali yun eh. May mga kadahilanan. And during that time, kabi-kabila na po yung insurgency. Naalala ko pa nga nung araw eh, nauso yung mga tinatawag na Molotov bombs. Kaliwat kanan ang mga rally, lalo ito mga estudyante na pinasok na ng mga komunista. So kung ikaw ang presidente, hindi mo ba gagawin yon para lang mapanatili ang kaayusan at katahimikan at ang safety ng iyong nasasakupan? Isip-isip po tayo, lalo na po yung mga kabataan. Huwag po tayong basta-basta maniniwala, lalo na ngayon, with the advent of social media, doon sa mga itinuturo sa inyo sa eskwelahan. Dahil malamang kalahati niyan ay kasinungalingan, which marami na ang naakatuklas na talagang ang daming kasinungalingan na in actuality, sila po ang nag-revise ng history. Gumawa sila ng isang napakalaking kasinungalingan. And they were successful for 3 decades na isiksik sa isipan ng mga kabataan yung kasinungalingan na ginawa nila. Now is the time for us, lalo na po sa inyo, the youth, do your own research. Open na open ang social media, open na open ang internet. Andyan po lahat for you to discover, for you to find out, for you to study and learn kung ano po talaga ang naganap during those times. And once again, sinasabi ko, talk to the elderly, talk to your lola, lolo, tatay, nanay, auntie, uncle na nakaranas ng totoong buhay nung panahon ni Apo Lacay. Do not just believe and rely on the books. Sino ba ang sumulat ng mga librong yan? E di lahat ng kampo ni Cory Aquino. Na nung panahon na yon, wala pang internet. So napakadaling gumawa at mag-imprenta ng mga libro para lasunin ang isipan ng mga kabataan. Always kong sinasabi,
This is the time for enlightenment. Huwag tayo basta-basta maniniwala. Tayo mismo ang mag-discover, mag-research, alamin po natin, and then you decide. At ang aking panghuli, meron sinabi si Madam Imelda bago matapos yung interview. Matapos ng kanyang maraming paliwanag, merong isang tumatak sa aking isipan nung sinabi niya, I will return. We will return. Very prophetic. Siguro during that time, ang sinasabi niya lang ay, we will return, babalik sila ng Pilipinas. Pero hindi niya alam, there was more to it do sa mga sinabi niya. We will return. At nakabalik po sila. Bongbong Marcos will be our next president. And Imelda lives to this day para makita niya ang pagbabalik ng mga Marcoses sa Malacanang. Karma? Sabi nila, during that time, kinarma daw ang mga Marcoses. Kaya sila napatalsik, kaya daw nagkasakit si Apolacay, at kaya daw nila dinadanas yung exile na yon sa Hawaii. Para sa akin, yung karma na yun was man-made. Gawa ni Cory Aquino at ng kanyang mga kakampon. Kung talagang masama ang mga Marcoses, bakit pinahintulutan ng Panginoong Diyos na sila ay makabalik in power? Napakahirap arukin ang isip ng Panginoong Diyos. Pero here they are, back in Malacanang. Ito ang karmang ibinigay ng Diyos sa kanila. Ang daming nagko-comment sa akin, look what happened to the Aquino family and look what is happening to the Marcos family. Sino daw ba ang talagang na good karma at the bad karma? Well, I am not to decide. Nasa Diyos na lang po yun. Pero minsan, iisipin mo rin talaga, ano ba nangyari kay Cory Aquino, kay Noynoy Aquino, ano ba nangyayari kay Chris Aquino? And look at the Marcos family. Kailan sabi ko nga, who are we to judge? Let God be the judge of everything. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Yung pong interview ni Madam Imelda, ilalagay ko po yung link doon po sa description box para kung gusto nyong panoorin, click nyo lang yung link below para po ma-access nyo yung interview ni Madam Imelda Romualdez Marcos. Hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang sa susunod, stay safe everyone and peace.